21 ng Marso, Sabado, sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito tungkol sa ilang taong kumbinsido na mabuti sila at minamata naman ang iba. 2 tao ang umakyat sa templo para manalangin. Pariseo ang isa at publikano naman ang isa pa. Nakatayong nananalangin mag-isa ang Pariseo. Sinabi niya, "O Diyos, salamat at hindi ako gaya ng ibang mga tao, mga magnanakaw, mandaraya, nakikiapid, o gaya ng kolekto ng buwis na iyan. 2 beses akong nag-aayuno isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong ari-arian." Nasa likuran naman ang kolektor ng buwis at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang dibdib sa pagsasabing, "O Diyos, kawaan mo ako na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ito ang umuwing nasa grasya ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas naman ang nagpapakababa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sapagkat ibababa ang lahat na nagpapakataas at itataas naman ang nagpapakababa. Ang talinhaga tungkol sa Pariseo at Publikano ay paalala sa atin na ang bawat isa ay may pananagutan sa kanyang kaligtasan. Nagbubunga ng mabuti ang kababaang loob at paghingi ng tawad. At nagdadala naman sa kapahamakan ang ugali ng isang mapanlait at tiwalang tiwala sa sarili na siya ay matuwid. Malimit, kahit hindi natin napapansin, nagiging Pariseo rin tayo dahil sa sobrang panlalait natin sa kapwa at pagkukunwari sa panlabas na kabutihan. Masanay nawa tayo na laging tumitingin sa ating sariling kahinaan at humihingi ng tawad sa Diyos. Pagsasagawa, gaano katagal na ang huli mong kumpisal? Kung malimit kang mangumpisal, kailan ka huling nagkaroon ng general confession? Maganda siguro na usisain mong mabuti ang iyong pag-uugali.